Hello mga kakula po dyan. So, welcome back sa aking channel. Siyempre, maraming salamat sa mga viewers ko na wala sa nanonood sa akin. So, mga kakula po, ngayong araw na to, papakita ko sa inyo kung paano mag-drive ng manual, no? So, yung topic natin today ngayon, pag-drive ng manual ng sasakyan, no? Mga kakula po, para lang to sa mga, para lang to sa mga baguhan driver. So, share ko lang naman, syempre yung konting kaalaman lang naman yun, no? So, sana may matutunan, eh. Sa mga nag-aaral pa lang magmaneho lang naman to. So, sa mga kapadod na magagaling at professional na dyan, so, pagpasensya nyo na kung may mali man ako nagagawa or pagtawanan nyo na lang, no? So, pero para lang to sa mga talagang baguhan lang din na nag-aaral pa magmaneho, no? So, guys, nandito ngayon ako sa aking trabaho. So, wala pa sila, eh. Wala pa yung mga kasama ko. And then, papakita ko lang sa inyo kung paano magmaneho ng manual sa L300. Siyempre, yun ang gamit ko ngayong unit. Depende naman yun sa mga unit na hahawakan nyo. Ganun. Siyempre, meron kayong ma-encounter na, lalo yung mga baguhan, ha? Sa mga baguhan lang naman po ito. Ha? Sa mga makaka-encounter kayo ng mga iba-ibang unit. So, iba-ibang nasa yung cambio or iba-ibang mga style ng cambio. No? So, base sa aking karanasan, so marami na rin akong talagang nahawakang iba-ibang ng cambio, no? So may nasa gilid, may nasa gitna, ganun. So iba-iba rin yung ng gear niya, eh. So guys, syempre bago tayo mag-umpisa, guys, mga kakula po diyan. Shoutout muna diyan, syempre. Shoutout ko muna diyan syempre yung mga kamag-anak ko at mga kaibigan ko sa STM Rizal, syempre, Villagracia family, Dakotanan family, Torres family, 'yon, Masinsin family. Shoutout din po sa inyo lahat. Yon, syempre, thank you rin po kay Edge Pineda Motovlog sa walang sawang panonood din sa akin pag-share ng mga video ko. Thank you sa iyo, Edge Pineda Motovlog. So, please subscribe din po siya and share niyo din po yung kanyang mga video at mga YouTube. Paki-follow na rin po siya sa Facebook page niya. Yon. Yun na nga. Ito na. So, guys, bago tayo mag-umpisa, kailangan mo munang gawin 'to. Sigurado, pag ginawa mo 'to, siswertihin ka. So, gawin mo muna 'to. Ito, gawin niya. So yun, ginawa mo na, di ba? So, nagawa mo na. So, maraming salamat sa iyo at nakapag-subscribe ka na. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, gawin mo na. Ha? Tulad ng napanood mo kanina. Okay. Salamat sa iyo, subscribers ko. So, ito na nga, guys. Papakita ko na. So, ayun nga. Dito tayo. Sumabit. Masikip. So, punta ako muna isa kong kasama bago tayo mag-upis na. Ito nga pala si Paring Oliver. Mag-aga sa umaga. Pangit ito. Sulit. Ang aga-aga niya siyempre. No? Saan biyahe mo parang tabi yata? Montalban. Montalban daw biyahe ng aking kumparing Oliver. So, kinasal siya nung December. Anong kinasal? 16. December 16. Happy wedding kay Paring Oliver. Yun. Okay, so nandiyo na nga siya. So, punta na ako sa akin. Wala ha? Akala ko nga walang pasok, eh. Ako lang unang-una, eh. Oo. So, ito, guys. Papakita ko sa inyo, guys. Siyempre, nandito na ako sa akin truck. So, medyo masikip yung namin, eh. Parkingan, eh. Kasi sinagad nila lahat talos dito sa likod yung mga nila, eh. So, ito, guys. Papakita ko sa inyo. So, bali, guys, yung cambio ng L300 ay nandito sa gilid, eh. Diba? Kung mapapansin nyo, malapit siya sa manubela. So, hindi lahat ng cambio or ng sasakyan ay nandito. Kasi, tulad ng mga jeep or kotse, ganun. Siyempre, nasa gitna. Kadalasan, nandito. So, nandito yan. So, guys, ako, sa to lang, yung dati, ang hinahawakan ko talaga jeep. So, ang cambio talaga, nasanay ako nandito sa gitna, eh. So, nung pumasok ko sa kumpanyang to, itong hinahawakan ko, itong unit na to, nagulat ako, nandito yung cambio. So, first time kong makagamit, nandito yung cambio, no? So, nung una talaga, guys, nahirapan ako. Actually, talagang nangapa talaga ako. Sa linggo talaga ako nahirapan. Talagang, kasi syempre, halos nasanay talaga ako nasa gitna yung cambio, eh. So, nandito sa gilid, halos malapit sa manubela, no? Parang, sa una talagang hirap. Pero, nung unti-unti ko na siyang nagamay, so, talagang
pinagtiyagaan kong matutunan or magamay kasi importante yung guys. So, yun. Yun nga, wag natin pabain to. Game. So, ito, guys. So, ito. Sa mga baguhan lang po ito, ha. Guys, ito, kung mapapansin nyo yung L300, meron siyang guide dito. Ayun, o. Yun yung guide niya. Kita nyo ba? Puta, parang di kita. Malabo. So, parang siyang may number naman siya, guys, eh. 1, ito yung 1, ito yung 2. Tapos, 3, 4, 5. Diyan na lang kayo, guys, babase. Kasi, sa mga baguhan na sasabak sa L300, na mag-testing, mag-maneo. So, ayan, may guide naman siya. So, yeah. Ganyan. Kailangan, guys, make sure lang po. Bago po kayo, syempre, bago po kayo, guys, mag-start ng sasakyan, make sure nyo po na wala yung susi ko, eh. Nandun sa likod. So, make sure nyo, guys, na naka-neutral siya. Yan, kailangan, guys, na angat nyo, taas-baba. Malalaman nyo siya, guys, pagka yung naka-neutral siya, pagka natataas nyo siya ng malambot, na ibababa nyo siya. So, pagka nakakambyo yan, kinaganto nyo at matigas, ibig sabihin, nakakambyo yan, guys. Huwag kayo mag-start ng nakakambyo. Guys, delikado. Kasi, unang-una, talagang baka dumaretso yung sasakyan nyo. At hindi nyo mapigilan. Ano nyo yung silinya doon, no? May nangyayari ganun. At dire-diretso kayo, mag-disgrasya kayo. So, kailangan make sure, guys, bago kayo magsususi sa mga baguhan driver, siguraduhin nyo na naka-neutral lang inyong kambyo. Yan ang importante. Then, sa L300, pag inangat mo siyang ganun, papunta sa'yo, segunda yan, guys. Kailangan, guys, sagad nyo taas, sasagad nyo sa taas yan. Kailangan sagad na sagad, yung alam nyo na wala na talaga siyang talagang angat pa. So, tsaka nyo siya hihilahin papunta sa'yo, ayan ang segunda. Actually, guys, sa mga truck naman, sa mga diesel, kadalasan ginagamit talaga sa unang arangkada is segunda, eh. Talagang yun ang unang-unang ginagamit, eh. Segunda talaga, eh. Sa mga kotse o sa mga iba mga sasakyan, may premiere pa. Pero sa diesel na hinahawakan ko, sa mga ganitong tatak-tak din, halos kaya naman ng segunda, eh. So, segunda, kung gusto nyo mag-premiere, pag premiere naman, papunta naman doon. Papunta itong patulak, premiere yan. Pero kadalasan, guys, segunda talaga. Segunda, unti-unti nyo, guys, angat yung... Siyempre, pagka na-cambio nyo na, unti-unti nyo nang iangat ngayon yung sa pedal. Yun, syempre yung pedal. Yun, kita ba? Syempre, guys, kailangan nakaangat, ha. Aangat nyo yung pedal. Dahan-dahan. Puta, tumatakbo, eh. So, iaangat nyo yung pedal dahan-dahan. Yan, pag inangat nyo, dahan-dahan ganyan. Tapos sabay dapat ng silinyador. So, yung tamang ano lang, yung tamang bitaw lang, yung alam nyo na naramdaman nyo na parang umaandar na siya. So, tsaka nyo siya ipapasok ng tresera. So, yun lang, guys. Siyempre, tresera. So, kailangan, guys, hindi naman sa mga baguhan, siyempre, pag once na napaandar nyo na yung sasakyan, no? Palagay nyo na tama na yung takbo niya, tsaka nyo siya papasok ng tresera, ganun. So, ang tresera na ito, guys, ganun. Nasa gitna siya, tulak lang, ganun. Tresera na yan. Basta, pag nasa neutral siya, itulak nyo. Huwag nyo sasagot sa taas kasi primera yun. So, pag nasa gitna siya, tulak nyo lang, ganun. Tresera na yan. Tapos, ilahin nyo lang pababa, kwarta na yan. So, para lang yun sa takbuhang rektahan, ganun. Ginagawa lang yun sa mga maluwag na kalsada. Tapos, hindi ng atras nito, ganito. Yan. Yung atras nito, guys, tulad ng sa ano kasi sa kanina, segunda, sagad sa taas, no? Ang atras naman, sagad sa baba. Yung sa tingin nyo na wala na talaga siyang na ibababa pa. Tsaka nyo ilahin papunta ulit sa inyo. Yan ang reverse nyan, guys. Yun. So, guys, sana po, sa mga baguhan dyan na makakapanood, so sana po may konting kaalaman kayong natutunan. So wag po kayong mag-alala, guys. So, sa mga susunod pa natin na video ay si-share pa natin yung mga dapat natin gawin, ano? At ngayon lang muna, syempre medyo bibitinin muna natin to. So yun nga guys, at syempre Maraming salamat po sa inyong lahat at sa napanood po ng video na to. Sana po makatulong po to sa mga baguhang nag-aaral pa ng maneho, ganun. So, mapapayo ko lang po sa inyo. Mapapayo ko lang po sa mga baguhang driver, ganun. Sana maging maingat tayo. O sakaling marunong na nga tayo magpatakbo, magmaneho, sana kahit pa paano. Guys, isipin nyo, lagi
Kaya kayo nagda-drive or nagmamaneho, isipin nyo, may nag-aante sa ating pamilya sa bahay. Kung sa ganun na maging maingat tayo, huwag tayong maging padalos-dalos sa kalsada. So, mga gagawin, huwag tayong padalos-dalos. Siyempre, isipin natin bago natin gawin ng isang bagay, kailangan pag-isipan muna natin para hindi natin pagkisiyan sa uli. Ano? So, kailangan, sakaling nagmamaneho na kayo, huwag tayong maging mainit sa kalsada. So, hindi porkit na unahan ka lang o na-overtikan ka lang ng kasabay mo, makikipagsabayan ka na. Huwag ganun, guys. So, isipin natin yung magiging makakabuti para sa atin at para sa pamilya natin, kaya natin ginagawa yung ating hanapbuhay ng maayos. Ano? So, yun lang po. At sana naman po ay nagustuhan niyo na po itong video na to. And sana po mag-comment po kayo dito sa programa kong Son Kula po. At sana po paki-like na lang po, paki-subscribe na lang po, paki-share na lang po yung mga vlog na ginagawa ko or video. So, maraming salamat po at sana po nakatulong po ako kahit papaano. Yun, syempre Merry Christmas mo sa inyo lahat and Happy New Year po. Sana po maging malakas po tayo sa susunod pang taon. So, bigyan pa tayo ng mga blessing pa, ng mga more blessing pa. Yun lang, at mag-ingat tayo palagi. So, yun lang po. At maraming salamat po. Diyan na po kayo. Papaalam na po ako.